Huwag kang matakot kung may mga bagsak ka sa college, ano? Pasasaan at gagraduate ka rin. Sa mga nagtatanong kung sila ay magkakaroon ba ng irregular classes kung sakaling may mga bagsak, may mga incomplete sila, ito ang sagot ko. Ang sagot ay yes, magkakaroon ka ng irregular classes. Kasi nga, yung curriculum, nakaset na yung mga subjects niyan, yung mga units earned, no? Sunod-sunod na yan, ano? So kapag ikaw ay nag-failed or nalaktawan mo yung isa or something na na-incomplete ka, maaaring magkaroon ka ng irregular classes. Maaaring magka-problema. Kasi nga, yung lalakaran mo, hindi na yun yung smooth, ano? May mga babalikan ka, may mga iti-take ka na hindi dapat i-take sa oras na yon, ano? So naapektuhan yung mga units or subjects na ma-earn mo sa actual time na yon. Okay? So, nasagot na natin yung karamihan sa mga katanungan dito sa ating YouTube channel, no? Ito, pampalakas lang ng loob, ano? Kung kayo ay may mga bagsak, huwag niyo sisisihin yung sarili niyo. Huwag niyo sasabihin, loser ako, talunan ako, wala akong silbi. Diyan na nag-uumpisa na nagkakaroon na ang isang estudyante ng anxiety, ng pagkabalisa, at hanggang sa nade-depress na. Kung yan lang yung kaya mo, hayaan mo lang. I-retake mo kahit magkaroon ka ng irregular classes. Sabi ko nga kanina, makakatapos ka rin. Enjoy the journey, not the destination, ano? Habang ikaw ay nagtitiis, habang ikaw ay nag-i-struggle, matutuklasan at makikilala mo yung sarili mo. May inang pangandaanan yung ganyan eh, yung may mga failure, may mga problema, may mga conflict, kasi mas nakikilala mo yung ability or kakayanan mo. At minsan nagre-reflect ka, no? Mag-shift na lang kaya ako ng course. Or worst, maghinto na lang kaya ako. Yan yung mga iniisip ng ating mga mag-aral. So ako, ang advice ko ay hayaan mo lang. I-retake mo lang. Okay, generally speaking, magkakaroon talaga ng irregular classes kapag meron kang failure or meron kang bagsak. Lalo-lalo ng mga incomplete, nakadedelay yan eh. Nadedelay. Kaya yung iba, pati yung summer, nagagamit. That's why summer classes are proposed. And they are encouraging students to take the summer classes para mapunan yung mga gap na kung saan ay, yun nga, inabagsak sila, nagkaroon sila ng incomplete, may mga conflict, ano? So, yan yun. Sabi nga, yung curriculum naman kasi, sabi nga, to run the course, ano? In foreign language, the real meaning of curriculum is to run the course, meaning to say flexible, very flexible ito, no? Para masuit, okay, to suit the needs and interest of the students. Yan yung curriculum. So, bago pa magkaroon ng physical school, na-establish na yung curriculum. Kaya yung curriculum na yan yung sinusundan ng mga universities and college. At they are trying to build also the character of the staff, the professor or instructor there, overall committee in the school, over all the officials, para na sa ganun ay maging karapat-dapat sila na gamitin, utilize yung mga system and standards na nakaset dyan, nakapaloob sa curriculum. So masyadong malalim yon. So nasagot na natin yung katanungan na magkakaroon ka ng irregular classes once na nagkaroon ka ng failure, incomplete. May ko lang yung incomplete na nagkaroon ka ng INC. Kung hindi mo agad maaayos yan, magkakaroon ka ng irregular classes. Madedelay eh. So, yung sinabi ko, ha? Yung failure, na incomplete na marka, tsaka yung mga conflict, no? Yung mga problems na kung saan ay bukod doon sa sinabi ko. Alam nyo na yan, ano? Mga personal problems, magkaroon ka ng kaso sa school, lahat yan, makakadelay yan para makagraduate ka sa tamang panahon. So, yun nga. Sana nakatulong ako sa bagay na ito. Maikli lang yung pahayag natin pero malaman naman kahit na maikli lang. That's all. Thank you very much. Sa mga ngayon palang nakapanood sa video ito, please subscribe, like, and share na rin para sa ating mga estudyante na gusto ring matuto, no? At of course, I'm always here for you. Okay, nakagabay ako palagi sa inyo. Sumasagot ako sa mga comments. Sobrang dami, talagang matagal bago ko masagutan. Pero nababasa natin yan.
That's all for this day. Thank you very much. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life.